Panalo na si Bongbong Marcos. Yeah! Panalo na rin si Inday Sara. Pero kinakailangan natin tulungan ang mga senatorial candidates sa ilalim ng BBM Sara Unity Team. Kailangan lahat ng senador ay iboto nyo sa BBM Sara Unity Team. At huwag kakalimutan, number 29 sa balota, Attorney Larry Gadon. Nandiyan ang aking mga kasama ngayon. Si Senator Harry Roque, Senator Dante Marcoleta, Senator Herbert Bautista. Tulungan natin sila at ating iboto. Sapagkat ang mga advokasya at ang mga programa ng susunod na administrasyon ay ang mga senador ang tutulong upang ito ay maisulong sa Senado. Kaya kinakailangan natin na kumpleto ang unit team na senatorial sa iboboto. Napakalaki ng problema natin sa pagbabaha, lalo na dito sa inyo sa Marikina. Alam niyo ba kung bakit? Kasi magmula nung nawala si Presidente Marcos, ay wala nang naging bagong water catchment project. Wala nang naging bagong dam. Kaya ang nangyayari, kapag umulan ng malakas, diretso ang tubig sa Marikina River at diretso sa mga bahay ninyo. Kaya kayo ang unang-unang biktima ng pagkawala ng proyekto na mga inihanda at plinano ni Presidente Marcos. Kaya pagka si Bongbong Marcos ang nakaupo, yan ang isang itutulak namin na magkaroon ng mga bagong water catchment system upang kung matulungan ng malakas, ang mangyayari ay merong sasalo ng tubig ulan sa bundok. At ang mangyayari niyan, kung babaha man, ay mababaw na lamang. Hindi yung kagaya ngayon na umaabot hanggang bubong ng bahay nyo. Kaya irisolba natin, uunahin namin sa mga infrastruktura ang pagsugpo ng baha, ang water, ang floodway na itinigil ng Cory Administration na plinano ni Presidente Marcos ay ating itutuloy upang maiwasan ang pagbabaha kung magbahaman ay hindi malalim at mabilis mawala ang tubig. Yan ang plano ni Presidente Marcos. Kaya nagkaroon noon ng flood ray, pero ito ay itinigil dahil doon sa EDSA-EDSA 1 na pahamak na EDSA-EDSA 1. Yung mga naniniwala sa mga EDSA-EDSA na yan, mga bobo! Yung naniniwala sa paninira sa mga Marcos, mga bobo! Kayo, mga taga-Marikina, iboboto ninyo si Bongbong Marcos, si Inday Sara, at ang mga senatorial candidates kompleto, senatorial candidates ng Union Team, sapagkat ang mga taga-Marikina ay matatalino, marusay, pumili ng mga kandidato, at ang mga taga-Marikina ay marunong kumilates ng mga kandidato na talagang makakapaglingkod sa bayan. Dahil ang mga taga-Marikina ay hindi! Isa pa, baka hindi narinig ng ating mga kasamahan, ang mga taga-Marikina ay hindi! Maraming salamat sa inyo lahat.
Kasunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat, narikina mabuhay ang Pilipinas. Talaga naman ay ang gulat ng Unity Team at napakainit ng salubong ng aming natanggap dito sa Marikina. Naulanan na, mainit pa rin. Napakasaya naman na makabalik dito sa Marikina at mapanayam kayong lahat. Pinagpatuloy mo yan, hindi na kami alis dito. Pagpasok ko kanina, ay may nakita ko ang daming tao ako dito sa Riverbank. At nung nakita ko ng ibang crowd na pati yung mga dalaga humihiyaw. Excited na ako. Sabi ko, pwede ba ito? Sikat pa. Sabay sinulubong ako ng mga placard. Pop, sa'yo na, suporta ko aking si Sandro. Sandro, pakis naman. Pero, delikado, may nakita ko doon. Lalaki ako, pero gusto ko si Sandro. Alam niyo, hindi ko na siya isasama rito. Dahil po, ay ang payo sa akin ng aking mga magulang nung papasok ako sa politika, sabi nila, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya, hindi ko na sinasama si Sandro. Ngunit, nakauwi siya galing sa Ilocos Norte. Ilabas si Sandro! At, nagsip kami, sabi ko, maganda ito, pumunta sa Marikina, kaya nandito po, pagpapakilala ko sa inyo. Namilit na nung nalaman niya Marikina daw, ika niya dapat sasama ko para makita ko naman ang mga tiga Marikina, although
ay sigurado ko hindi niya in-expect na ganito ang magiging salubong na ibibigay sa unity sa amin, sa amin ng bansa. Humihingi po ng paumanhin ang aking partner. Alam niyo po, lagi kong sinasabi na sa lahat ng mga presidential candidates sa halalan sa kampanya na ito, ako na ang pinakamapalad dahil ang nakasama ko bilang vice-presidente ay ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay at bukod sa lahat ay pinakamalalim ang pagmamahal sa kanyang bayan na Pilipinas, si Inday Sara Duterte, ang ating susunod na vice-presidente. Alam niyo na po yung sigaw, kaya alam niyo na po yung sigaw natin, 2016 pa, Duterte! 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 Napakapalad ko po. Eh, kawawa po si Inday Sara, mukha nga nabasa kanina yung pinanggalingan namin na napailalim siya sa ulan, na hindi magandang pakiramdam niya. So sabi ko, ako na lang ang magpapaalam para sa iyo sa mga tiga Marikina, maunawaan nila na ang puso mo na kahit hindi dito ngayon, ang inyong katawan, ang puso mo ay nasa kanila, nasa mga tiga Marikina.